Ang subject natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa pag-offer ni Abraham sa kanyang anak. Tanungin mo ang mga Hudyo, sinong na-offer na anak? Si Isaac. Tanungin mo ang lahat ng mga Kristiyano sa mundo, sinong na-offer? Si Isaac. Tanungin mo ang lahat ng mga Muslim, 1.8 billion Muslim throughout the world, sinong na-offer na anak? Si Ismael. Ang conflict dito sa Biblia. Punta tayo sa Biblia. Tandaan natin mga kapatid, nasa nag-edad si Abraham ng 86, mabasa sa Genesis chapter 16 verse 16, yung isinilang si Ismael, nag-edad ng 86 si Abraham. 86. Okay? Yung isinilang si Isaac, nag-edad si Abraham ng 100 year old. Yung isinilang si Isaac, ang edad sa kanyang anak, unang anak, eldest son, ay 14 anyos. 14 anyos. Versus isang araw kay Isaac. At ang verse nagsasabi, mga kapatid, kung babasahin natin ang Genesis chapter 22, verse 2, ang sinasabi dito, okay, and he said, God said, take now thy son, thy only son, Isaac. So thy only son, Isaac. This passage, if you will understand the history, this is very funny if the name being offered was Isaac. Because Isaac at that moment was not the only son. The word of God, offer thy only son, no other than Ismael. Because if really Isaac was offered, God will never mention, offer thy only son. He should say, God will say, offer thy youngest son. Offer thy youngest son. Pero hindi. Pagsabi nga, Panginoon, offer thy only son, only meaning only. Nang ibig sabihin, walang ibang anak si Abraham. Therefore, ang salitang pangalan na Isaac is only inserted into the passage, but the entire meaning is referring to Ismael. Because Ismael, 14-year-old when Isaac was born. 86-year-old ang edad ni Abraham, at yung isinilang nga si Abraham ayon sa Bible, he was too old and his age, ang edad niya ay 100-year-old according to the Bible. Offer thy only son. Genesis kapitulo 22 versikulo 2. Offer thy only son, only, meaning hindi dalawa, hindi tatlo yung anak niya. Pag sinasabi, your only son, meaning Ismael. But the name is inserted, Isaac, ito ay bunga sa mga kamalian ng mga writers or mga Hudyo. Yung biases nila laban sa anak ni Abraham na Ismael. The history of the Jewish people, and even the Jewish people, the history, the eldest son, whatever commandment ordered by God, the eldest son should be the first. Even in property, even as a inheritance, the first son, the eldest son, should have a double portion. At saka yung pag-offer, because this is the greatest covenant of God in trial, pag-test kay Abraham, to say, offer thy only son, meaning it was Ismael. It is also recorded by name, Ismael was offered, in the Quran and in the Hadith, Ismael was offered, not Isaac. Because Isaac, mga kapatid, God should say, offer the youngest son. At only Muslim today, the whole world, celebrating, inshallah, tomorrow, the Eid al-Adha. This is the commemoration of slaughtering of Ismael. Supposedly.
But God, by the mercy of Allah, pinalitan ito ng tupa at lahat ng mga Muslim na may kaya. Bukas sa Pizza 16 dito sa Pilipinas, John 16, 2024, magkatay ang mga mayroon, kambing, tupa, o baka, or kalabaw. And commemorating festa sa kapanahon ng tinatawag na Eid al-Adha. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang inyong lingkod, Ibrahim Poncardas Romas, ako magsabi. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.